Ano ba to? 3 AM challenge daw, pero 9:40 yung relo. Ano ba yan? Jamil! Jamil na naman, ano ba yan? Babe! Babe! Oh! Lika nga, dali, may mapakita ko sa'yo, lika. Ano ba yan? Tingnan mo to. Hindi ko alam kung anong kalokohan to eh. Trending sa timeline ko. Oo, nakikita ko nga din yan. Gumawa sila ng 3 AM challenge, pero nahagip nung camera yung cellphone nung isang bata na 9:40 pa lang ng gabi. Ay, hello. Ano ba yan? So, teka lang, bago natin talakayin yung video na yan at nag-viral na naman ngayon yung issue ng Jamil. So, naisip ko na mag-react na lang muna tayo sa mga ibang memes or ibang nagtitrending dyan na videos na medyo nakaka-good vibes. Okay ba yun sa'yo? Okay. Okay, game. So, ito muna yung una. Natatawa na ako, wala. Daya, alam niya na kasi. Hindi ko naman pinanood yung iba. No? Ito si ate, may pinaglalaban and may hugot. Grabe sa may. Binigay ko lahat sa'yo. Ang pagmamahal. Grabe. Akala ko ako lang, may. Direktong silang pala. Grabe ka. Iniwanan mo pa ako. Pinuntin mo pa yung transgender na yun. Ano daw? Ginger? At paano nabuntis yung transgender? Hindi nga eh, transginger as in luya. I need your explanation. I'm expert at all reasons. Expert? Ano ba? Expert at all reasons, di ba? Acceptable. Acceptable reasons, expert. Diba? Ito din yung magkakamali ka. Ano siya? Ito nakakaloka naman to. Hurt siya eh. Ang hirap to. Lahat ng maikin, niloko ako. Lahat ng maikin? So marami na siyang naging jowang Michael, ganun. Mahirap pala magmahal ng maikin. Marami na marami ng buntis eh. Huwag yan pag transgender. Tapos answer ka pa sa transgender. Ano ka ba? Parang hindi ka lalaki, Michael. Parang hindi ka lalaki. Buwag ka, luwag. Ano ka ng mata? Ano na? Sinaktan mo lang ako, Michael. Baka lahat kasi na hinahanap mong boyfriend, Michael. Ang pangalan. Transgender. Transgender. Pinatuhan ka na ni Lord yung mga pinagsasabi mo daw. Pero paano niya mabuntis yung transgender? Is it possible? Wala. Pero totoo bang transgender yung inano ni Michael? Baka naman akala... Sabi niya lang, or akala niya transgender yung Michael. Okay, next. Transgender. Baliw to si ate. Ito. Sige, pag yan ang hindi mo na ipasok yung katol na yun, tatamaan ka sa akin. Katol. Balo ba? Asan ang gitna niyan? Eto. Tignan mo, may butas, di ba? Oo. O, paano ipapasok yan? Ganyan. Magbobo ka talaga. Katol lang yan, pagdigam nung bata, hindi ka katol. Ngayon, alam mo na, nakita saan yung butas. Ayan, ito. Nakita ko yung butas. Gitna, tumingin ka sa gitna. Ayun. Ha? Paano mo may tutusok yan? Alam, bukas na baka mapaso siya. Hindi mo na alam ang ginagawa mo. Paano mo may tutusok yan? Pagin niya. Itutusok mo, asan yung butas? Ito na, oo. Ha? Ayun. Asaan? Ito. Ayan ang butas. Ayan. Ngayon, itusok mo ngayon yung dulo niyan. Akin na ah. Gagawin ko ah. Hindi ko anong pinagtutusok mo. Ayan siya. Oh. Pasok.
Parang puwit lang din yan na tinusok sa buto. Asan ba eh? Ano eh? Sobrang nagde-trending ngayon eh. Yung 3 AM challenge ng Jamil. 3 AM challenge at Nueva Ecija wala ng atrasan. So yun yung title ng video nila. Tingnan mo naman yung... Mas marami pa yung dislike. Yung dislike ng video nila, 41,000K. Yung like, 38. Tayo ngayon sa kanilang bahay. So dito, sa ano na to, iisipin mo 3 AM. Diba? Eh, tapos... Gising pa yung mga bata, di ba? 3 AM na. Ngayon, oh. Yung dun sa cellphone, nakita na 9:40. Ah, okay. Diba? Hap ng bata. So, yun yung napaka-controversial kasi parang napaka-fake. So, ito, meron ako nakitang gumawa na naman ng meme. May mga die-hard fans sila na nagko-comment. Pinagkatanggol sila. Pinagkatanggol, syempre. Mabagal daw kasi yung oras pagka nasa probinsya pa. Nag-adjust daw tuloy yung ano, Nueva Ecija. Yung Nueva Ecija saan? Siniliban yung ginawa niya ng ano. Yung Nueva Ecija ay lumayo na po sa Pilipinas. Umiwalay na pala yung nauna sa Mindanao. Ewan ko lang noon. Basta dito sa issue na to. Magka-comment kami eh. Channel naman namin to, diba? Peace yo, mga haters. O sa akin lang, parang sikat na sila eh. Pero bakit kailangan nilang gumawa ng mga fake contents? Eh, kayang-kaya naman nilang gumawa ng ano. Since couple sila, like maraming mga challenge dyan na pwedeng gawin ng isang couple. Bakit kailangan pa nilang manloko or mag-lie sa mga videos nila? Eh, ang dami na nilang subscribers. Sa dami ng subscribers nila, kaya-kaya na nilang gumawa ng ano, ng magandang content, ng ano, yung mag-enjoy yung tao, pero totoo, para sa akin, kung ikaw ay public figure na tinitingala and sinusupport ng lalo marami, lalo ng mga kabataan, na, lalo ng mga kabataan, dapat ano ka, maging responsible ba sa mga magiging actions mo. Very, ano ka lang, maging careful ka lang sa mga gagawin mo. Naging pangit na tuloy yung image nila. Pero, eto naman, no. Tao pa rin naman tong dalawa na to. So, parang, well, let's say, oo, finake nila yung 3 AM challenge nila. Ginawa nila ng maaga kasi nga gusto nila kasama yung mga bata. Oo, baka yun diba? Yung point kasi yun yung point nila. 3 AM, oo. Tulog na yung mga bata. Pero, it's not a major crime naman yung ginawa nila na parang, para i-bash sila ng bongga na. Huwag naman sana yung mga below the belt na yung mga sasabihin ng ibang tao. Huwag naman ganun. For sure, nasasaktan din tong mopol na to. Nagkamali sila, i-criticize sila dahil dun sa ginawa nila. Ika nga ni Lodi Jik or Jericho Arceo, i-criticize mo yung scene pero hindi yung person. Parang gano'n. Judge the scene, not the person. Bakit nag-reactan ba siya dito sa ano to? Hindi sa naman iba? Siya nag-react sa Jamil. Parang lagi niya yung sinasabi sa vlogs niya, sa mga videos niya. Alam mo, itong issue na to, for sure, after a week, a month, mawawala rin yan. Basta subsiding yan. Oo, magawa lang sila ng bagong videos na maganda or ano, makakalimutan niya ng tao. Ganyan naman yung mga tao. Tapos pag nagkaroon ng viral ulit na bago, yun naman yung i-criticize sa isang mga tao. Well, ganoon naman talaga. Oh yeah, it's the power of social media. So yun nga, kami po dito ay naglahad lang ng aming
sariling pananaw or opinion about sa issue. So, wag naman kayo magagalit sa aming mga Jamil fans. Yung mga nagpatuloy pa rin na nagbabash dyan and sobrang parang grabing krimen yung ginawa nitong dalawang tao naman, na to. Tama naman, Nods. Tama na. Inapakang tao hindi para naman, ibash ng ganun. Hindi naman po tayo perfecto lahat, nagkakamali. Okay? And sa mga kagaya na Jamil na content creator na mga couple, patuloy lang sa paggawa ng ano, mga content na tingin nyo makaka-influence ng maganda sa iba and makaka-inspire sa iba. So, wag na lang mga fake. Ang dami ng fake news, wag nyo nang dagdagan. Huwag na kayong maging ano. Kaya nyo na yung politika doon sa kayong media dyan sa Pilipinas. Gawa na lang tayo ng maganda content. Good vibes lang. Okay, so spread love. So, love lang. Kiki. Minion ang suot namin. So, nakita nyo ba yung ano namin? Parehas kami ng ano? Couple shirt. Shirt ngayon. Ayun! Bye-bye na. Bye. Dito na lang. Sana walang bashers. Bye! Bashers don't bash us. Bashers don't bash us. Bye!